Welcome back again mga sir. This is OX, back again with another video. So ngayon is may ano lang kung may gusto lang akong i-share na idea. Kasi yung nangyari is parang bumigay na kasi yung crossover ko. At yung issue niya is yung kabilang channel o yung channel 2 is parang ugong na lang. Yung talagang maingay talaga yung ano niya, yung parang ano, parang grounded yung ano niya, yung channel na ito. Kung gumagamit ako ng dalawang channel, lalo na sa channel 2. Ito naman, channel 1, okay naman, gumagana. Kaya ano eh, kaya napipilitan akong mag-mono na lang minsan kung mag... Ano kaya kasi, parang ano na eh, parang bumigay na si Live Casey, mga crossover. And so ngayon, sa video na to is mag, ano po to, magbibigay po ako ng idea. And kasi parang nag-tinotroubleshoot ko kasi kung anong pwede kong gawin kung wala akong crossover. At dapat mga i-coconnect ko yung dalawang amplifier na to, which is yung integrated amplifier at yung ang power amp. Kasi wala akong choice eh. Dapat makonnect ko silang dalawa para mapatakbo ko or mapandar ko yung system ko. So sa video na to is magde-demo po ako kung anong pwedeng gawin na pwedeng na i-connect ang integrated sa power amplifier na walang crossover. So ano lang yan, simple lang yan mga sir. Kung kailangan nyo man or in case of emergency na kung sira yung crossover nyo, sana makamalaking tulong sa inyo to. So dito muna tayo sa likod ng ating integrated amplifiers ko yung, at yung mangyayari, for example is kung yung integrated natin is ng running, meron siyang module na USB or Bluetooth, is gagamitin natin yung Bluetooth nya sa demo na ito. And pwede rin tayong magamit ng mixer. Unahin muna natin yung ano, yung inputs. Siyempre, kung mag-i-input tayo, is kailangan natin ng ganito, yung RCA pop na nanggaling sa mixer kung gusto natin mag-connect ng mixer. Sa aux 1 or aux 2, kung sa ibang ano yan, sa ibang integrated amplifiers, is basta input lang po yung mga sir yung ano kailangan natin. So, familiar na kayo niya, matagal na kayong sa channel na ito, is very basic niya mag-setup ng mixer to integrated amplifiers. And ayan, ito yung gagawin na lang natin is kailangan natin ng audio out nito para mapakonnect natin siya sa ating power amp na hindi, pero hindi yung standard yung connection niya nito. So yung gagawin natin is kung anong available sa integrated amp natin is yun yung gagamitin natin. Kasi yung ganito, ito kasi yung mga output niya eh. Yung kung sa GX5000 is tatlo yung output niya. Which is yung sub out, meaning niyan is lahat ng low frequency na nanggaling sa integrated amplifier, ang lalabas na signal dito is low frequency or yung filtered na or naka-low pass filter na. Sa line naman is line direct po ito, full range na frequency po ito na lalabas sa ating integrated amplifiers. Kaya kung gusto nating mag-connect ng another amplifiers na full range, power up man or integrated, is dito po tayo sa line. Full range po ito na output na nanggaling sa integrated natin. Kung gusto nating i-connect sa isa pang ano, ng isa pang integrated amplifier, is dyan lang tayo kailangan ng natin ng RCA papunta sa input. Input po yan, kagaya nito, input po ito. May naka-indicate po dyan sa mga amplifiers natin. Kaya basa-basahin natin kung anong nakalagay dyan sa ano, kasi importante yan kung magsisetup tayo. So, in this case sa akin, kasi ito, if this is a full range setup ko, ano naman pala, mid-high lang pala. Ito, is kukonnect siya sa kagamit po ako ng sub-out o yung low-pass filter na frequency yung kailangan ko may palabas dito sa integrated ko. And iko-connect ko po siya sa integrate, sa power amp pala, sa input niya. At ano yung kailangan ko na cord? So yung kailangan ko na cord is, so ito yung kailangan natin mga sir. This is called XLR male papunta sa RCA. So ito lang yung kailangan natin sa buong setup na ito. And good to go na tayo kung wala tayong ano, crossover. Gaya niyang isa niyan kasi sira na siya. So hindi na natin mapakinabangan. So siguro pwede pa naman niyang ayusin kung gustuhin ko lang, pero parang wala akong panahon magpaayos eh. Pero may ano kasi may parang may plano akong bumili ng isang equipment na katulad niyan.
So abangan nyo yan next time. So ito, ito yung kailangan natin ha. XLR male to RCA. At mangyayari is kukonnect natin siya sa sub out po yan na low frequency na po yung lalabas. Yan. So kung nagtataka kayo kung isa lang kailangan natin kasi mono signal po yung kailangan natin. Ayan. So kung dalawang integrated amp yung i-connect natin, is kailangan natin ng dalawang RCA, which is yung left and right. Kasi yung integrated amp kasi wala po siyang selector ng ano yung mode selection niya. Kasi default option ng integrated is stereo talaga 'yan. Kaya hindi natin pwedeng mamono ng direkta. So ayan, kung nakaset na natin, i-set muna natin yung ating power amp sa ganito, sa low pass, kung gawin natin siyang sub, ayan. Kung gawin natin siyang sub, yung secondary amp natin or yung power amp natin, is gawin natin, ilagay lang natin siya sa low pass filter. Kung gusto naman natin siyang gawing mid-high, pwede natin siyang ilagay sa high pass filter. Kung full range naman or kung gusto mo lang ng full range na frequency na pupunta or papasok sa power amp natin, i-set lang natin siya sa pass or walang mangyayari. Tapos sa setup na to is ano pala, low pass ito sa setup natin ito ngayon. Connect natin sa low pass and lagay natin siya sa parallel. Sa ganitong setup. Ayun, mag-focus. Ayan. Parallel po. Naka-set po yan sa parallel. Hindi po bridge kasi kung hindi naman na tayo nagsiset-up ng bridge ngayon eh. And hindi rin sa stereo. Kasi isang channel lang yung kailangan natin ma-i-connect na gagamitin. So, connect na natin siya sa input ng power amp. Ayan. So, basic lang yan. Click. Ayan. So, secure na. Again, i-summarize ko. Sub out ng integrated amplifier na mono signal papunta sa power amp na isang channel lang or yung channel 1 lang na nakaset sa low pass filter and parallel kasi nagmumono tayo or isang channel lang yung gagamitin natin pero dalawa po yung output niya na speaker. So ayan na, kukonnect na natin yung speaker. Dalawang speaker yung kailangan natin. Ayan. So, speak on. Ay, ayan pala. And another speak on. So, sa mid-high pa pala. Ito yung speak on ng mid-high. Yung ano, yung wave 50 natin. Kasi yan yung mid-high ko. Left and right rin. Kasi full range yung lalabas dito. And naka-stereo siya. Ayan. So, ito, stereo, sub out, naging mono na siya. Papunta sa power amp ng input na parallel na. Ayan. So, okay na yung setup natin. Panda rin na natin. Sarap talaga mag-gapi kung umaga. Ito, umagang-umaga pa. Oh. Mga 7:30 a.m. So, good morning sa inyo dyan, ha. And so, ayan, pandarin na natin. Iwan ko kung asan yung pandarin ko na lang yung common ko na ginagamit kasi hindi ko kabisado yung kung anong sa controller na ano integrated, check volume, and power amp. So, mag-bluetooth lang tayo. Ito yung gagamitin natin as music source. Selector muna. So, may nagsasabi raw na ano, na yung GX5000 yung module nito is ano raw ng delikado kung masira yung bluetooth module na kasi yung module na to is nandyan yung selector ng input so delikado raw to kung masira so wala na tayo kung ang mangyayari is wala na po siyang audio source na selector kaya iwan ko lang kung anong solution niya kung masira man yan. Kung sa akin siguro papalitan ko na lang ng bago or meron naman diyan sigurong spare parts na ano na select ng module. So battle mix na lang siguro. Naghanap ako dito ng battle mix ha. Parang wala eh no. Sa YouTube na lang siguro. Ito, DJ Chubibo. Ayan.
minimize yung volume, and unahin natin yung mid-high. So kung nagtataka kayo kung palaging bottle mix yung pinapatugtog ko, kasi ano yan eh, yan lang yung choice ko na walang masyadong copy right, kaya ng ano, so sana kung maintindihan nyo kung ganyan yung pinapatugtog ko, kasi is non-copyrighted po yan and safe po sa ano, kahit iba nga sa ano eh, yung akala mo na hindi copyrighted is copyrighted pala, kaya, pero kaya sayang minsan yung video ko is nakiklaim lang, so wala tayong kukuha dyan kung palaging copyright, kasi very strict yung YouTube sa copyright system eh. Kaya bottle mix na lang ginagamit ko para sure na lang, kasi nung music rin yan eh, depende na lang sa panlasa nyo kung trip nyo mag-bottle mix or copyrighted music, pero para sa akin bottle mix na lang para para may purpose rin yung paggawa ko ng video and makatulong rin sa akin and sa inyo. So ito na. So tayo naman natin yung baho natin, yung bass. Ko lang dito, nakaset po yan yung main volume nito lahat nandito sa integrated, kaya masyadong yung mahina yung signal ng power amp kasi naka-connecta siya dito yung volume niya, kaya hindi natin maitodo yung power amp kasi ito yung main niya na input, kaya ayan yung downside sa ganitong setup. Pero ano yan, in case of emergency lang naman to eh, kung in case na masiraan tayo ng crossover. So nakatulong sa inyo mga sir yung video na to, and ngayon bagong gising lang ako kaya naisipan kong igawa ng video nito. So thank you again mga sir sa inyong support, and see you in the next video.